Justin Brownlee, bakit nga ba Malabong maging best import ngayong conference? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Ngayon nga, mga ka-idol, ay papalapit na ang pagtatapos ng elimination round ngayong Commissioner's Cup at unti-unti na rin nating makikilala kung sino-sinong team ang makakapasok. Habang sa kabilang banda naman ay patuloy na namamayagpag ang TNT sa PBA 3x3, lalo pat ngayong season 2 nga, mga ka-idol, tatlong panalo ang nakuha ng TNT. Sa ranking nga ng top 10 na makakapasok sa finals ng PBA 3x3 season 2, nandyan nga ang TNT, Miralco Bolts, JNT Express, Cavitex Braids, San Miguel Beermen, Platinum Karaoke, Pioneer, Blackwater, Northport Batang Pier, at Barangay Nebra. Habang ang Pure Foods TJ Titans sa Tira Firma ay bagsak na nga at hindi makakapasok sa finals ngayong PBA 3x3. Para naman sa standing ng Commissioner's Cup, nangunguna pa rin dyan ang Bay Area Dragons na may 6 na panalo at 1 talo, Magnolia Hotshots na may 5 panalo at 1 talo, TNT na may 3 panalo at 2 talo, gayon din naman ang Converge Fiber Xers at Barangay Hinebra, Phoenix Super LPG na may 4 ng panalo at 3 talo, San Miguel Beermen na may 3 panalo at 3 talo, gayon din naman ang NLEX Road Warriors. Andyan din ang Rain or Shine na may 3 panalo at 4 na talo kasama ang Blackwater Bossing at Northport Batang Pier. At nasa bottom 2 nga ang Miralco Bolts at Tira Firma. Taring update at pasabog na sinabi ni Snow Badua kamakailan, mga ka-idol, sinasabi rito na kuliglig whisper to me that at least 4 teams in the PBA are reportedly up for sale. Sabi pa nga ni Snow Badua, totoo kaya ito? Sa bilis ng pangyayari, ang ibon ay nag-apoy at nag-amoy kanal dahil na kuryente. Sa mga klong ito, lumabas na maaaring ang mga team na ito ang for sale na sinasabi nitong si Snow Badua. At yan nga ay binubuo ng Magnolia Hotshots, Blackwater Bossing, Phoenix Super LPG at Miralco Bolts. Lalo pa nga ngayon na tila humina ang San Miguel Beermen at Miralco Bolts dahil din sa pagkawala ng ilan sa mga star player nila. Patulad na lamang ito si Aaron Black na na-injury nga nung kamakailang laro kontra Rain or Shine. Gayun din naman at wala sa laro ang leader nila na si Chris Newsom dahil injury din ito at nasa injured list din siya ng Miralco Bolts. Isa rin sa tila nakikita ang kahinaan ng Miralco Bolts ngayong Commissioner's Cup ay ang kanilang imports na si O'Brien na sa kagandahan nga ay pumirma na kontrata sa Shanghai Sharks kung kahit may dahilan ng Miralco Bolts na magpalit ng bagong imports at ang nakuha nga nila ay itong si Jesse Govan. Ang tanong na nga lamang, makahabol pa nga kaya ang Miralco Bolts sa elimination round? Hindi naman ang tanong sa San Miguel Beermen dahil nagpalit na nga sila ng imports at ito nga ay si Devon Scott. Halos pang 3 imports na nga ito ng San Miguel Beermen, mga ka-idol. At sa kabilang banda naman, mga ka-idol, ay activated ang bagong player ng Northport Batang Pier na si Will Navarro. Sinasabi nga sa ating source na opisyal ng pumirma na kontrata sa Northport Batang Pier itong si Will Navarro at 2 conference nga ang lalaroin niya sa Northport Batang Pier. Habang sa Blackwater Bossing naman ay activated na rin itong si Justin Melton in lieu with Mark Dyke kung saan nasa unrestricted free agent na nga ito. Balikin naman natin ang mga nakaraang matinding laban kung saan natalo nga ng San Miguel Beermen ang Northport Batang Pier sa score na 104-86 at naging best player of the game nga itong bagong import sila na si Devon Scott sa score na 25 points, 16 rebounds at 6 assists. Habang patuloy naman ang tagumpay ng Phoenix Super LPG dahil natalo nga nilang Rain or Shine sa score na 92-83. Naging best player of the game nga kanilang rookie at dating Barangay Hinebra PBA 3x3 player na si Encho Serrano na nakakuha ng 18 points, 5 rebounds at 5 assists. At ngayon naman, mga ka-idol, kaabang-abang ang laban ng Barangay Hinebra kontra Tira Firma dahil wala pang naipapanalo ang Tira Firma kung kahit sinasabi na pagkakataon na nga ng Tira Firma na makakuha man lamang ng isang panalo at ma-defeat ang Barangay Hinebra. Kung saan maganda nga magiging banggaan ng 2 imports na parehong humble at ito nga ay si Lester Prosper na iniidolo nito itong si Justin Brownlee. Sabi nga niya sa isang social media, "Brownlee is a legend in my book. You don't have to be in the NBA to be considered a legend to some. He's one of them. Respectful, humble, and all-around great character. I'm giving you your flowers, King." Bahagi naman ang kalungkutan ng coach ng Blackwater Bossing na si Van Gardia about sa sitwasyon ngayon ng Tira Firma. Sabi nga niya, "We've been in that situation." Makabawi nga kaya ang Tira Firma o makuha nga kaya nila ang una nilang panalo ngayong Commissioner's Cup? Lalo pat nagbalik na nga itong si Alex Cabagnot habang ito namang si Wami Chongson ay na-injury, mga ka-idol. Itong si Wami Chongson nga ay nasa injured list na ng Tira Firma at papalapit na rin ang papalapit ang pagiging unrestricted free agency itong si Wami Chongson, mga ka-idol,
kung kaya't maaari nga siyang makuha ng ibang kupunan at sinasabing possible destination ito si Wami Changsan, ang TNT. Sa nakarang matinding laban nga ng Barangay Ginebra o sinasabing Manila Klasiko kontra Magnolia Hotshots. Tuldo ka na nga ng Barangay Ginebra ang palaging pagkatalo nila sa Magnolia Hotshots during Manila Klasiko. Kaya rin sa tila'y nangaanong Manila Klasiko itong si Nards Pinto dahil nga sa pagbabantay niya kay Gio Halalon at Mark Baroka na hindi nga nakaporma mga ka-idol. Hindi naman nakitaan din natin ang unang laro nitong si Jamie Malonzo sa Manila Klasiko na talaga namang nag-enjoy din at pinakita niya rin ang kanyang galing. Sabi nga ni Jamie Malonzo, mga ka-idol, to be honest, it's Scotty's team. He did a great job on this team. He had a lot of energy. I knew it was going to be a lot of fun. There were a lot showed love today, so I appreciate it. I'm just trying to stand in the way, trying to help the team as much as possible. I'm pretty happy with the way we played and the way we got the win. That was the main goal, and we got that. Sasabi natin, mga ka-idol, na talagang nag-i-enjoy itong si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Habang hindi pa rin talaga nagpapaawat ang MVP at best player of the conference nung nakaraang conference, mga ka-idol, at sinasabi ngang Jaworski-like ni Coach Tim Cone, si Scotty Thompson, dahil siya nga naging best player of the game. Siyempre, ang patuloy na paghanga kay Justin Brownlee dahil sa pinapakita niyang galing, at katunayan nga niyan, nakakuha na siya ng 4,543 PBA career points, ng 5th all-time for imports at 400 PBA career triples para sa all-time most for imports at PBA 5 titles, 2nd all-time most for imports after CN Chambers, 6 PBA titles. Marami nga ang humahanga ngayon sa Barangay Ginebra dahil tinatalo nila yung mga undefeated or mga nangungunang team ngayong Commissioner's Cup. Una na nga dyan, itong Bay Area Dragons na guest team at ngayon naman ang Magnolia Hotshots. Palaisipan nga ngayon, mga ka-idol, kung sino magiging best import, lalo pat marami nga magagaling na imports. At alam naman natin itong si Justin Brownlee sa ngayon ang may pinakamataas na puntos na nakuha sa mga nakaraang laro. Ngunit sinasabi nga, mga ka-idol, kung magpapatuloy ang galing na ipinapakita ng imports ng Converge Fiber Xers na si Quincy Miller, tiyak malaki nga ang tsansa na siya makakakuha ng best imports of the conference. Kung makikita nga natin ang statistics nito, nung nakaraan sa Tira Firma 38 points, sa Magnolia 38 points, Bay Area Dragons 38 points, sa Miracle Bolts 29 points at San Miguel Beermen 24 points, kung saan talaga namang napakalaking puntos ang nagagawa ng imports na ito. Rin sa tila binabantay ang imports sa ngayon ay ang imports ng Magnolia Hotshots. Alupat sa ranking nga, siya ang nangunguna, mga ka-idol. Ngunit wala pa nga kasaguraduhan yan, mga ka-idol, lalupat nandyan nga itong si Justin Brownlee na alam naman natin kung ano ang kaya niyang gawin. At naniniwala tayo kung magpapatuloy ang Barangay Ginebra, tiyak si Justin Brownlee na naman ang makakakuha ng best imports of the conference. Kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, para sa inyo, sino nga kayang best imports ngayong conference? Kung ano may kasagutan sa just yung question advice, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.